Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Muli, ito po si Kuya Lloyd ng Buhay at Pag-asa. Ito na namang paksa ang pag-uusapan natin ngayong araw ng Martes sa May 10, 2022. Ayan, samahan niyo po ako ngayong araw na to. Hello, son. Ayan, okay na ba? Ayan, nagkaroon tayo ng ano. Hindi ata naka-mute ata siya. Anyway, ulitin natin yung ating mga greetings. Ayan. Okay na ba sa ano? Sa monitor natin? Sa live? Medyo delayed. Medyo, meron talagang delayed sa ano eh, sa pag-feed. Pero, nagkakaroon naman ng ano eh. Ayan, anyway. Ulitin natin yung ating mga pagbati. Unahin natin sa birthday celebrant na si Madam Jonna Caninea dyan sa Pantaw, Libon, Albay. Hello sa iyo, Madam Jonna. Ayan. Thank you so much sa iyo, Kaugat Kim Nunez. Ayan. Anyway, Madam Jonna, happy birthday sa iyo. Sana nag-i-enjoy ka. And shout out sa lahat ng iyong office mates or mga co-teachers mo dyan, and sa mga estudyante mo. Ayan. Sana nag-i-enjoy ka ngayong araw na to. Next will be yung shoutouts natin. Mabilisan na lang kasi nabanggit ko na ito kanina. Nagkaroon lang tayo ng tech error. Wala atang sounds kanina. Ayan. Shoutout kay Ami Maestro dyan sa Naga City, ang aking pinsan. Hello sa'yo. Annabelle D. Revoltar and Kuya Rani dyan sa Sabang, Legazpi City. Gemalyn Hile ng Barangay 15. Ayan. Camille Ladesma ng Sorsogon City. Resty and Mark Apun. Hello sa inyo. Shoutout. Chef Macy Noyles, classmate ko to sa Tagadaraga, Albay. Emmanuel Susara and Kuya Joe Amador, kasama ko to kagabi habang nanonood kami ng programa ni aming station manager. Naghihintay kami ng mga results tungkol doon sa botohan. Ayan. Next would be Gretchen Alcoy ng San Roque, Legazpi City. KV or Kath Villanueva ng Doha, Qatar. Hello sa iyo. Ingat kayo dyan pala, parate. And sana maging successful ka dyan sa iyong career. Ayan. Next would be Alex San Diego Bada ng Saudi Arabia. Ayan. Shoutout sa iyo and ingat ka parate dyan. Kasamahan ko dati to sa Pasig City. Kasamahan ko siya sa bahay. Ayan. Magkakasama kami nito. Nagre-rent dun sa ano eh, Karangalan. Ayan. Hello sa iyo, shout out. Next would be Celeste Apuli and Vincent Bahamunde. Hello sa iyo, Lek tsaka Bams, taga Singapore. Ayan, mga classmate ko to ng elementary hanggang high school dyan sa St. Agnes Academy. Ayan, shout out sa inyong lahat. At shout out din sa lahat ng mga nanonood sa ating sa ating programa. Ayan, Kim Nunez, ating kaugat. Shout out sa mga taga Barangay Pawa, Dita, Bunga, Barangay 17 at 16. Good afternoon. Ayan, shout out sa inyong lahat po dyan sa Pawa, Dita, Bunga, Barangay 16 and 17. Ayan, coming from Kim Nunez. Ayan, thank you so much. Ayan, tingnan din natin dito sa kabila, baka meron din nagpa-shout out sa ating comments. Ayan, Adam Marabillas, no audio. Ayan, okay na po na medyo nasolusyonan na natin. Ayan, yes, okay na. Ayan, thank you so much, Mr. Adam Marabillas. Ayan, eto nga pala, shoutout din sa iyo, Adam Marabillas and Grace, yung kanyang asawa. Suportahan nyo ang YouTube channel. Malapit na po ma-monetize. Ayan, sana ma-monetize ka na within this week. Ayusin mo na kasi. Mukhang nawawala ka na ng oras sa iyong YouTube channel, ah. Ayan, di ba ikaw din naman ang naghikayat sa akin dito sa YouTube channel. And sabi mo sa akin, sana maging consistent ako para maging para ma-monetize agad ako. Ayan, ibabalik ko yan sa iyo. Ayan, sana ma-monetize ka na within this week. Go work it out. Ilan lang din naman na yung kulang mo sa ating subscribers eh. Siguro nasa 40 na lang ata yung kulang mo. And then yung watch hours mo is kompleto na. Mahigit na sa
4,000 watch hours. So, konti na lang. Tsaga-tsaga. Pag na-monetize ka, para masaya. Diba? Ayan. So, move on na tayo sa ating topic. Ayan. So, tapos na tayo mga kaugat sa resilience or katatagan. Diba? Pinaliwanag ko sa inyo kung paano tayo magiging matatag sa buhay. Lalo na ngayong pandemic at lalo na nasa crisis tayo ngayon. Tapos na rin tayo sa complaints o pagiging reklamador sa buhay na instead na magpasalamat tayo sa mga blessings na natatanggap natin, eh, panay-reklamo ang ating ginagawa, di ba? Instead na gumawa ka ng mga bagay na makakatulong sa iyo para umusad yung buhay mo, hindi, kasi puro reklamo. Ayan, na-explain na natin yan. Next na tapos na natin is yung mga tips na binigay ko sa inyo on how you can save money, di ba? Next, yung assets and liabilities na na-explain ko sa inyo. Kung ano ba talaga yung assets, ano yung liabilities, di ba? Para nalalaman ninyo kung ano yung mga needs nyo, ano yung mga wants nyo, di ba? Kasi yung asset, needs yon. Kailangan needs. Kasi kailangan maging maingat tayo sa pagpili. Lalo na, for example, yung sasakyan. Eh, babalikan natin. Or sabihin natin, napakamahal na kasi ng sasakyan. O sige, sabihin natin mga cellphone, or gadgets. Diba? So, yun yung ano natin. Instead na yung mindset mo is bumili ka ng gadget, instead na maging ano siya, maging liability siya. Liability in terms of bumili ka ng gadget kasi pamporma lang. Wala namang purpose. Diba? Kung ginawa mo siyang asset, binili mo yung cellphone mo, it's because makakatulong yun sa business mo online, diba? That would be an asset. Pero kung liability, pero kung gagawin mo lang siya or bibilin mo lang siya para lang ipamporma, para sabihin na meron kang bagong iPhone 13 Pro Max, mga ganun, that would be a liability kasi yung maintenance noon, yung ano mo, magkano ba ang iPhone ngayon, diba? Yung mga latest gadgets. Next na na-tackle na natin would be yung hard-earned. This was last Friday, I guess. Ito yung pinakalas na diniscuss ko, yung active income or yung hard-earned natin na income, yung pinagpagura natin. Pumapasok tayo sa trabaho, binabayaran tayo dun sa pinagtrabahuan natin and sa oras natin. Versus yung passive income na kahit natutulog ka ay nag-generate ng pera yung business mo. Diba? So, na-discuss na nating lahat yan. And kung hindi ninyo napanood yung aking segment with regards to all those topics, pwedeng-pwede rin po ninyong balikan yun. Ayan. Lahat po ng aming programa is pwede naman na balikan yung mga live ano namin. Pwede nyo i-replay. Ayan po yung sa ating Facebook page. Punta lang po kayo sa Born TV or sa Lloyd's Benevolent Journey na page. Okay? So, i-follow na rin ninyo para updated kayo sa lahat ng aming uploads. Kaya sa lahat ng aming live broadcast. Okay? And kung gusto naman ninyong mas shorten yung ating discussion, wala nang patalastas, wala nang kung ano-ano, lahat ng dead airs, lahat ng ano is, mga fillers is na cut na, edited na siya, mas mabilis yung ra-run through yung topic or yung ating discussion, punta po kayo sa Lloyd's Benevolent Journey na YouTube channel ko po. Ayan. And nandun po, edited na po yun, mas mabilis yung mapapanood yun. Okay? Ayan. So, ang topic naman natin ngayon is budget na epektibo. Ayan. Bakit parating ganito yung ating mga topic? Ayan. Sabihin natin na tayo ay dumadaan sa crisis ngayon, di ba? So, kailangan meron tayong mga alternatives na dapat natin gawin upang ang buhay natin is hindi maging stagnant, hindi tayo mas lalong mabaon sa utang, hindi tayo mas lalong dumapa, di ba? Kasi dapa na tayo dahil sa crisis na ito, nagsitaasan yung langis, nagsitaasan yung gasolina and everything. So, everything went down, pero kung marunong tayo sa buhay, marunong tayong dumiskarte, marunong tayo, kung meron tayong mga
kung marunong tayo magpa-importante or magbigay ng importansya sa isang bagay, lalo na sa pera, lalo na sa pag-spend mo ng pera mo, eh, maiiwasan natin yung mga ganitong sitwasyon, di ba? Hindi naman sa maiiwasan kasi hindi talaga natin maiiwasan yung mga ganong problema. But then, meron kang solusyon. Alam mo kung ano gagawin mo, di ba? So I'm just giving you tips, okay? Kung paano mo i-handle yung mga ganong situations, right? So, ang ano natin is, marami yung nagtatanong dyan. Pinakaano is, bakit hindi nag-work ang pera? Ang pera na or ang aking budget, di ba? Or ang iba naman nagsasabi na oh, malaki naman yung income ko ah. Bakit hindi natin nababudget? Ang tanong, nababudget ba ninyo ng maayos yung pera ninyo? Di ba? Kasi usually kasi mga kaugat, pag hindi natin alam yung mga tips na binigay ko before, lalo na yung assets and liabilities na yon, yung mga ano natin, is hindi natin makukuha yung right formula, di ba? May right formula tayo, diniscuss ko yan nung nakaraan, di ba? Yung diniscuss ko nung nakaraan is like, you need to, ito yung income ninyo minus yung budget, usually ganun eh. Income minus expenses, okay, is equals to wala. Walang napupuntahan. Wala kayong savings kasi inuna nyo yung expenses. It wherein, dapat income nyo, ima-minus nyo yung savings is equals to expenses. Diba? Kung ano yung natira dun sa expenses, yun lang yung dapat yung gastusin. Don't, kung ayaw nyo ma-over-budget mga kaugat, dapat uunahin nyo yung savings nyo, yung matira dun sa expenses, i-budget nyo. Huwag kayong mag-over-budget dun sa expenses na natiran yung budget. Okay? Kasi bakit? Pag sumobra ka dun sa allotted budget mo, sira na yung budget mo talaga, totally. Diba? Ang ending, mangungutang ka na naman. Diba? So, ayun. Reasons kung bakit hindi natin naiiwasan yung mga ganitong bagay na parati tayong nag-over budget. Okay? Moving forward. Okay? Isa sa mga dahilan kung bakit hindi tayo nakakapag-save or nagsisira yung budget natin, it's because, una, wala tayong budget. Ibig kong sabihin na wala tayong budget, oo, meron tayong income, pero hindi natin binabudget. Diba? So, dapat, unang-una sa lahat, budgetin muna natin yung income natin. Budgetin natin kung ano yung pumapasok sa atin. Hindi yung pagpasok sa atin, lahat papalabas. Lahat, ayan. Parang hinawakan mo lang yung pera mo. Tapos, dumulas na kaagad. Ayan, bayad sa utang, bayad sa ganito. Bili ng gadget. Pumunta ka ng mall, magsa-shopping. Punta ka ng movie theater. Manonood ng sine. Punta ka ng club. Punta ka ng beer house, di ba? Magsi-swimming, pupunta ng travel, di ba? So, isa yun sa factor or isa yun sa mga reasons kung bakit lagi tayo nag-overspend sa kung ano yung kinikita natin. Kasi una, like I've mentioned, wala tayong budget, okay? Dahil wala tayong budget, you are not tracking down your expenses. Diba? Hindi mo natatrack yung expenses mo. Bara-bara. Diba? So in order for you to have a good budget, dapat tinatrack mo yon. Merong kang listahan. Inililista mo lahat ng expenses mo. Okay? Kasi pag binudget mo yan, dapat natatrack mo rin siya. Diba? Kasi usually sa atin mga kaugat, pagdating ng sweldo, ang laki ng sweldo. Tapos sasabihin, after 3 days, 5 days, saan napunta yung pera ko? Usually karamihan ganun, di ba? Hindi nila alam kung saan napunta yung pera nila after how many days. Kasi nga po, wala tayong budget. Okay? Hindi tayo nagba-budget. And hindi natin natatrack yung budget natin, it's because wala nga tayong budget list. Di ba?
So ayun. Next would be you feel overwhelmed. Okay. Now overwhelmed ka kasi wow, meron na naman akong pera. Meron na naman akong panggasas, meron na naman akong ganito. Bibili ako ng cellphone, bibili ako ng kotse, bibili ako ng motor. Di ba? Masyado tayong na-overwhelmed kasi meron tayong hawak na pera. Ang hindi natin alam is dahil saan lagi tayong na-overwhelmed, di natin namamalayan na uubos na yung ating pera. Kasi nga wala tayong budget, hindi natin binabudget yung pera na pumapasok sa atin, di ba? So, ayun. Hold on. Ayun. So, kapag na-overwhelm tayo, ang tendency nun is to spend our money. Diba? Na hindi natin pinag-iisipan kung saan mapupunta ito. Kasi yung iba sasabihin, ano ka ba? Sahod ko yan, pinagpagurang ko yan. I need to take a break. Oo. You need to take a break. Pero yun nga lang, yung budget mo na break din. Diba? So, kailangan, para hindi ma-break yung budget nyo, hindi naman masama yung i-treat mo yung sarili mo. Or hindi naman masama na bumili ka ng gadget. Hindi naman masama na ano. Yun nga lang, kailangan, pinaprioritize mo yung mga needs mo. Hindi yung wants lang. Diba? What are those basic needs? Unahin na natin yung mga bills natin, yung kuryente, yung tubig, yung bayad sa bahay or upa sa bahay or yung tax ng bahay, di ba? Shell up clothing, yung food. Yan ang unahin muna natin before yung wants, no, which is kung bibili ka lang naman, meron ka pa naman ng bagong cell, ayano, hindi pa naman luma yung cellphone mo, bibili ka na naman ng another cellphone. It's because merong bagong labas. Gusto mo updated yung ano mo, yung cellphone mo. That is only wants. And that is only liabilities. Babalik tayo dun sa ano, in-explain ko nung nakaraan. Diba? So dapat maging wise spender tayo. Hindi pwede yung bara-bara yung pag-ano natin, pag-budget natin, and pag-spend natin yung pera natin. Para nang sa ganun, eh may nakikita, kumbaga may napupundar ka. Diba? And in times of emergency, meron kang mahuhugot. Yung mga unexpected things na mangyayari sa buhay mo, meron kang pwedeng hugutin. It's because may naitabi ka, meron kang savings. Kesa spend ka ng spend, nag-over budget ka, pagdating ng sakuna, pagdating ng mga unexpected things, mga emergencies, wala kang hugutin. The tendency is mangungutang ka, dagdag yan sa iisipin mo, dagdag yan sa stress sa'yo. Di mo alam kung saan ka kukuha ng pera pambaya doon. Diba? Alright, so I'm gonna give you 6 ways to make sure that your budget will work. Okay? Magbibigay tayo ng 6 na ways na makakatulong sa inyo kung paano nyo babudgetin yung pera nyo or yung para mag-work out yung pagbabudget nyo. Okay? Anyway, before we proceed to number 1, ayan. Share-share naman po. Share-share naman po tayo ng ating live ngayon, live broadcast. Para naman sa ganun mas marami tayo. And pag mas marami tayo, di mas masaya yung discussion, di ba? And of course, huwag niyong kalimutan mag-comments. Gusto niyo magpa-shoutout, gusto niyo makirelate sa ating topic, pag-usapan natin yon. Ayan. Ayan naman yung live chat natin . Anytime pwede kayo mag-send ng mga comments nyo, suggestions, mga opinions nyo. Welcome na welcome po. Okay? Wala pong bayad yan. So, ayan. Para naman sa ganun mas marami tayong mapag-usapan. Okay? So, kesa yung ako yung nagsasalita, kailangan malaman ko rin yung mga opinion nyo para nang sa ganun magkaroon tayo ng ano, diba? Connection. Alright, so let's move on to the tip number 1. First, you should budget your income
by writing down your budget or gumawa ka ng budget list mo. Okay? Kailangan meron kang budget list nang sa ganun, inababudget mo yung pera mo. Okay? And i-segregate mo na yung lahat ng needs mo, unahin mo yun, i-prioritize mo yun dun sa list mo. And then pag meron ka pang extra, tsaka mo isulat yung mga wants mo. Okay? And kailangan natin tandaan na dapat gagawin natin itong balanse. Okay? Ang pagbabudget po, dapat balanse. Kung magkano yung income mo, dapat balanse yan sa expenses mo. Okay? Kung 20,000 yung pera mo, dapat hindi kasi sobra sa 20,000 na expenses. Okay? Balance dapat yon. Kasi pag sumobra ka sa 20,000 na expenses, dagdag stress na naman po. Di ba? Madadagdagan ang inyong stress kasi hindi na siya balance. May stress kasi mangungutang ka na naman. May stress ka kasi hindi mo na naman alam kung paano mo babudgetin yung next na perang darating sa'yo kasi pambayad mo dun sa inutang mo. Nakukuha niyo yung point ko? So kung magkano yung income nyo, yun din dapat ang expenses ninyo. Or better, mas mababa ang expenses nyo para meron pa kayong savings. Alright? Nagigets nyo yung point ko? So ayun, that's number one. Next, eto na, nabanggit ko na to kanina eh. Ang second po na tip is carefully plan your budget. Okay? You need to carefully plan your income para nang sa ganun maiwasan natin mag-over budget. Okay? Dun nga sa sinabi ko kanina and paulit-ulit kong sinasabi, kailangan i-prioritize natin yung needs natin over yung plans. Yung wants. Okay? Kailangan, pinaplano natin yon. Ito sa ganito. Ayan. Kailangan ko ng sa renta, kailangan ko sa tubig, sa kuryente, sa pagkain, sa groceries. Okay? Before ka pupunta, tatalon dun sa mga wants mo lang. Ay, bibili ako ng cellphone kasi luma na tong cellphone ko. Naglolo ko na. Pero kung bibili ka ng cellphone, isang buwan pa lang yung cellphone mo, that's not being practical. Okay? So, eliminate mo na muna yon. Okay? So, planuhin mabuti yung pagbabudget. Okay? Next, you should be flexible and be practical. Okay? Tulad ng sinabi ko, kung hindi naman kailangan, i-adjust nyo yung budget nyo. Okay? Kasi, kapag hindi naman masyado kailangan pero nandun yan sa budget list nyo, ang tendency nun, mas marami pa kayong matitirang budget and pwede nyo yung i-allocate doon sa inyong savings. Alright? Idagdag nyo na yun sa savings nyo. Instead, pwede pa naman gamitin tong cellphone, hindi pa naman nagloloko eh. Diba? Maganda pa naman yung features niya. Ba't ka pa bibili? Unless sira na yung cellphone mo, hindi mo na mapakinabangan. Diba? That's being wise. That's being practical. Ngayong pandemic, ngayong crisis, dapat practical tayo. Alright? Hindi pwedeng maging waldas tayo or hindi natin na iisipin na mahal tong bagay na to. Kailangan magastos ko sa tama. Diba? Kasi usually ganun eh, hindi natin pinag-iisipan kung ano yung pagkakagastusan natin. So dapat, pinaplano muna natin ang mabuti. Okay? And, kung kailangan i-adjust natin. Nang sa ganun, meron pa tayong matitira para sa savings. Meron ka nang isineparate na savings mo, plus,
natipid mo yung ano, yung budget mo, may sumobra pa din, idagdag mo ulit dun sa budget mo para mas lumaki yung yung savings mo. And para merong, pag merong mga unexpected things, may mga emergencies, ready kayo. Diba? Alright, next. Next would be budget information should be easy to access. Ayan. Budget information is easy to access. Ayan. Ang ano natin dito mga kaugat is kailangan pag tinanong kayo, for example, magkano ba budget mo? Sasabihin mo more or less 10,000 pesos. Pag sinabi mong ganun na more or less 10,000 pesos, ibig sabihin hindi ka sigurado. Okay? Hindi ka sigurado kasi may more or less. Ibig sabihin wala kang budget. Hindi ka nag-budget. Kasi rough estimate yung binigay mo eh. Kasi kung meron kang budget list, sigurado ka sa sasabihin mo. Oh, ang budget ko ngayon is 20,000. Pero hindi lang dyan nagtatapos. Dapat 20,000 times 2 or times 3. Okay? Plus 1 or sabihin natin more than. More than ng budget mo. Kasi dapat meron kang allowance. Kung 20,000 yung expenses mo or yung budget mo for this month, dapat sasabihin mo ang budget ko is 30,000, 40,000. Kasi meron ka mga unexpected things dyan eh. Okay? Minsan, merong emergency, nagkasakit, nagpa-hospital. Masisira yung budget mo pag wala kang allowance. Diba? Kasi naka-budget na yun eh. Ngayon, kung wala kang spare, wala kang paghuhugutan nun. Or, sabihin natin, sa isang buwan, ngayong buwan na to, meron kang dalawang attend na party. Yung isa Binyag, yung isa naman Dibu. Alam nga naman pupunta ka doon na wala kang dala. Meron ka siyempreng dadali na regalo. Diba? So kung hindi ka prepared, walang extra doon sa budget mo, babawasan mo ngayon yung mga binudget mo. Ibig sabihin, sira na yung budget mo. Hindi na siya magtatali. So, dapat meron kang spare. Okay? Yan po ang ibig kong sabihin na budget should be followed. Budget should be followed. Tama. Budget information should be easy to access. Rather. So, yun. Next. Budget should be followed. Yun yung nabasa ko eh. Yun na po yung next, yung panlima. Okay? Budget should be followed. Budget is not a suggestion, it's a command. Okay? When you say it's a command, dapat hindi ninyo yun babalgahin. Susundin ninyo yun. Okay? Nag-budget ka pa kung hindi mo rin lang naman susundin yun. Diba? And hindi lang yung suggestion kasi meron tayong goal sa buhay natin. May pinaglalaanan tayo nun. So talagang command siya. Dapat kailangan. Kailangan na kailangan mong budgetin para tumapat or sumapat yung pera mo dun sa goals mo na gusto mong bilhin or gusto mong pag-ipunan. Diba? Kaya nga merong kasabihan na budget is not a suggestion, it's a command. It's because kailangan mo talagang sundin yun. Dapat meron kang, maging responsible ka, meron kang disiplina sa sarili mo. Na ito, kailangan tong sundin kasi ito yung budget ko. Hindi, budget. Ito pala yung budget ko, no? Kung susobra na ako sa susobra na ako sa budget kasi kailangan ko rin bumili ng ganito, ng ganyan. Hayaan mo na. Next time na lang ulit ako magbabudget. Diba? So, anong kapupuntahan ninyo nun?
mag-overspend kayo. It's because hindi nyo sinunod yung budget. Diba? Next. The next and last nating ways kung paano tayo magkakaroon ng sure na budget is that stick to your goals. Like I mentioned earlier, dapat meron tayong goals. Okay? Para saan ba yung pagbabudget natin? Para saan ba yung pag-iipo natin? Sa lahat ng bagay mga kaugat, dapat meron tayong goals. Kasi pag wala tayong goals, wala ding purpose yung mga ginagawa natin. Tulad ng pagbabudget. Walang purpose yung pagbabudget mo kung wala kang goals. Diba? Walang purpose yung pagsisave mo ng pera kung wala ka namang goals. Ba't ka magsisave? Para saan? Diba? Everything has a reason, has a purpose. Diba? Kung wala ka namang goals, wala rin. Useless yung ano mo, pagsisave mo. Kasi wala ka namang purpose. Nag-ipon ka dahil sa wala. Dahil wala lang. Ano to? Lokohan. So, sa madaling salita, lahat ng bagay, di ba? Lahat ng bagay is meron tayong purpose. Okay? Maging sa buhay man natin to, maging sa pagbabudget, maging sa pagsisave, maging sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspeto ng buhay. Lahat yan may purpose. Tayo, ba tayo nag-exist dito sa mundo? Dahil may purpose yon. Meron tayong isang mission na kailangan nating gawin. Okay? May purpose kung bakit nabubuhay ka. May purpose kung bakit lumalaban ka sa buhay. May purpose kung bakit ka kailangan magsungikap para lang maabot yung goals mo. Diba? Kasi kung walang purpose, useless lahat. So therefore, income should be equal to expenses. Kailangan, i-summarize na lang natin to lahat-lahat. Lahat ng ano ko sa inyo kanina, yung sa six ways kung paano kayo magbabudget. Or paano kayo magkakaroon ng epektibong pag-budget para magkaroon kayo ng epektibo din na savings, epektibo na goals sa buhay. Okay? So, number one, income should be equal to expenses. Kailangan balanse yon. Okay? Or, much better, kung malilesen nyo yung expenses over yung income nyo. Diba? The more na makakapag-save kayo, okay? Kasi diba sabi ko sa inyo kanina, pag dumating yung income nyo, yung pera nyo, kailangan una nyo tatanggalin dun yung savings nyo. Sabihin nating 80-20, 20 yung savings, tanggalin nyo na yung 20% dun sa sahod nyo. Matitira yung 80%. Yung 80% is budgeted na para sa expenses mo. Tatanggalin mo na yung tubig, yung kuryente, yung upa sa bahay, yung groceries, yung para sa edukasyon ng mga anak mo, yung mga pambaon-baon everyday, yung mga kailangan sa schools, mga school supplies, yung pamasahe mo everyday, and everything. Lahat ng basic needs. Okay? Ngayon, kung meron kang pwedeng tipirin doon para meron pang sumobra doon sa 80% mo, halimbawa, meron pang natirang 5%, at the end of the month, na andyan na ulit next day yung panibagong salary mo, then yung 5% na natira is idagdag mo doon sa savings mo na 20%. So technically, this month, magkakaroon ka ng 25% na savings out of your budget or out of your income. Diba? Pero ang hinihit mo lang is 20% savings. E natipid mo yung 80% na pang expenses mo, eh di mas mabuti kasi may another 5% ka na may dadagdag dun sa savings mo. Diba? Next, prioritize your needs than wants. Ayan, being practical mga kaugat, kailangan alam natin yung needs natin and saka yung wants natin. Ang needs is, yan yung positive side sa pagbabudget.
Kasi pwede mo yung yung basic needs mo, pwede mo yung gawin na assets mo. Okay? Yung wants kasi pleasure lang or leisure lang yan eh. Wants lang yan. Kumbaga, hindi naman masyado importante. So, i-eliminate muna natin lahat ng mga hindi masyado importante para nang sa ganun, hindi nasisira yung budget natin at mas nakakapag-ipon tayo na mas maayos. Okay? Next, do not spend the money you do not have. Okay? Doon naman papasok yung sinasabi ko kanina na we should not overspend. Okay? Hindi pwedeng mag-over budget tayo. Kung ano yung ano natin, kung ano yung naka-budget para dun sa expenses natin, yun lang dapat yung gagastusin natin. Hindi ka pwedeng gumastos ng like, for example, yung budget mo sa expenses is 10,000. Tapos ang ginastos mo this month is 13,000. So, nagkaroon ka ng 3,000 na over budget or 3,000 na pagkakautang. Okay? Nag-deficit ka ng ano? Ng 13,000, ay ng 3,000. Okay? So, that is the main ano, that is very helpful na dapat we should not spend the money that we do not have para maiwasan yung mga kautangan. Okay? Next, budget is a suggestion, not a command. Ayan, na-discuss ko na to kanina. Next would be mindful of your small expenses. Ayan. Tandaan po natin na yung mga small expenses natin is part pa rin yun ng regular expenses natin. Okay? Ano ba ang ibig sabihin ko ng small expenses? For example, ang budget mo is bumili ng cellphone. Okay? Bumili ka ng cellphone, it's because sira na yung cellphone mo. Okay? Eh, since gusto mo magandang tingnan yung cellphone mo, kahit hindi naman kailangan kasi bagong-bago pa siya, bumili ka ng mamahalin na tempered glass. Aside from that, bumili ka rin ng housing or casing ng cellphone mo. Bumili ka rin nung ano bang tawag doon? Yung parang ring holder. Which is yung mga accessories nitong cellphone na to is hindi mo naman masyado kailangan. Unang-una pag bumili ka ng cellphone, meron ng libre yung jelly case or plastic case, 'di ba? Pwede mo naman i-maximize muna yan. Kasi bumili ka na ngayon ng cellphone, ang budget mo is for cellphone lang. Next month, gumawa ka ulit ng budget para dun sa mga accessories. Okay? Kasi, yung mga small expenses na dinagdag mo dun sa budget mo, na ang budget mo is para lang sa cellphone, hindi mo namamalayan sa mga small expenses na yon. Pag naipon yon, malaki pa rin yon. Okay? And isa yun sa nagiging cause kung bakit nasisira yung ating budget. Alright? So, yun na nga, be mindful of your small expenses. Alright. Last but not the least is strengthen your control over your spending habits. Ayan. Ito, napaka-importante nito, mga kaugan. Strengthen your control over your spending habits. Ayan. Kailangan meron tayong control sa sarili natin. Meron tayong disiplina sa sarili natin. Okay? Maging responsable tayo sa lahat ng action. Be responsible of your action sa pag-i-spend ng pera mo. Bakit? Tulad nga nung sinabi ko kanina, yung mga hindi naman kailangan, huwag na muna yun. I-prioritize lang muna yung mga kailangan, yung mga basic needs, yung mga talagang kinakailangan pagkagastusan. Pag meron na kayong enough savings, that's the time na pwede nyong
i-treat yung sarili ninyo. Or kung hindi naman, budgetan nyo. For example, after 6 months, magta-travel ako going Singapore. Okay? Hindi naman kailangan na mag-travel na madalas ka mag-travel, di ba? Pero gusto mong budgetan yung travel mo. Hindi naman pwede na nakabudget na yung pera mo for this month's expenses tapos bigla mong isisingit yung travel mo ng out of nowhere na gustuhan mo lang mag-travel. O sige, travel ako papunta ng Baguio. Travel ako papunta ng Boracay. Diba? Eh, hindi mo naman plinano, hindi mo naman binudgetan yung trip to Boracay mo o trip to Baguio mo. Diba? Natural, masisira yung budget mo. Kung gusto mo, planuhin mo din, budgetan mo rin. Bala ko in 6 months from now, magta-travel ako going Boracay. Okay, mag-vacation ka. So, yung 6 months na yan, yung monthly mo for 6 months, magtatabi ka na ng para sa budget mo for Boracay. Okay? So, pagdating ng income mo, ng salary mo, tanggalin mo yung 20% na savings mo. Okay? 5% naman or 10%, depende sa inyo kung gaano kalaki yung budget yung kailangan mo after 6 months. Yun naman ang bawasin mo. Okay? So, for example, 10% ng sahod mo, kinuha mo para mabudgetan mo yon. So, meron ka ng 30%. So, yung 70% na natitira, yun lang yung paglaruan mo ang pagbabudget sa iyong basic needs or sa mga kailangan mo, sa mga importanteng pagkakagastusan mo. Tipirin mo yung 70% para hindi ka mag-over budget. Okay? Kung kumakain ka sa labas parati every day instead na kumain ka sa bahay nyo, ngayon konting doble pagtitipid. Magluto ko na sa bahay nyo kasama na yung baon mo papunta sa office, di ba? Para mas makatipid ka. Takahashi Yuji, bagong Pilipinas, bagong mukha. Ayan. Shout out sa iyo, Yuji. Ayan. So, yun na nga, kailangan meron tayong control. Hindi yung bara-bara yung paggagastos natin. Kailangan meron tayong disiplina rin sa sarili natin kung paano natin i-handle yung mga expenses natin. Okay? Yung habit natin ng pag-ano. Hindi naman kailangan mag-shopping. Bawasan na muna natin yung mga shopping. Kasi minsan, sa kaka-shopping natin, hindi natin alam na yung mga nadampot natin, hindi naman natin pala masyado kailangan. Pagkatapos mong bilhin nun, after ilang days, ilang months, o ilang weeks, ayaw mo na suotin yung mga damit, o hindi mo nagagamitin yung gamit na binili mo, di ba? You're just wasting your money. Pero sana kung sinave mo yun, pwede may napuntahan pa yun na mas importante. Diba? So, ayun. Anyway, ayun, hanggang dun lang po. So, sana nakatulong yun sa inyo para magkaroon kayo ng mindset kung paano maging effective yung inyong pagbabudget ng inyong income or yung inyong pera. Okay? We should always spend wisely nowadays. Kasi talaga na mga nagtataasa na ang bilihin. And 10 years from now, meron na naman tayong adjustment in terms of the value of our currency. Okay? Bababa na naman yung ating tataas naman yung ekonomiya. So, ibig sabihin, bababa na naman yung value ng pera natin. Okay? So, kailangan matuto na tayo mag-budget. Okay? Planuhin natin yung future natin. Magkaroon tayo ng goals.
para lang sa ganon, eh hindi na lang puro sisi, sisi. Okay? Puro reklamo sa buhay. Tandaan po natin na yung mga material na bagay ngayon is wala naman yan noong panahon. Pero namuhay naman sila ng maayos. Namuhay naman yung mga tao noon ng matiwasay. Ba't hindi tayo, ba't hindi natin kaya mamuhay na wala yung mga ganong luho, di ba? So nasa sa atin na yun, mga kaugat. Yan po eh, tips lang kung gusto nyo makatipid. Okay? Kung gusto nyo, anyway, andito lang po ang inyong Kuya Lloyd para bigyan kayo ng mga tips na pwede nyong magamit sa pag-abot ng inyong goals. Okay? It's up to you pa rin naman kung susundin nyo o hindi. Okay? So, ayun. Anyway, malapit na yung ating oras. It's already 4:45. We started at 4. So, ayan. Again, araw-araw ko itong pinapaalala po sa lahat ng aking viewers, sa lahat ng aking followers, na sana pa-follow and pa-share po ng aming mga Facebook page, Lloyd's Benevolent Journey na page, and of course, Born TV. Okay? Next po is, pa-subscribe din po ako and pa-share ng aking Lloyd's Benevolent Journey na YouTube channel. Okay? Suportahan niyo po ako sa lahat ng aking para po mas marami pa kaming matulungan. Tulad ng sinasabi ko araw-araw, yung aking programa at saka yung YouTube channel ko po is more on charitable project. Okay? Mga charity projects. So, ang nagbe-benefit po dito is yung mga beneficiary namin, yung mga PWDs, mga street children, yung mga may malulubang sakit, yung mga senior citizen. Okay? So, lahat po ng tulong ninyo, yung pag-extend ninyo ng tulong sa akin sa pamamagitan ng pag-follow ninyo, pag-subscribe ninyo sa aking channel, sa aking Facebook page, and sa Facebook page ng Born TV, is malaking tulong po yun para maabot namin yung monetization. And part ng monetization namin is mapupunta sa charity. Okay? And pag nagkataon po yun, mas marami pa po kaming matutulungan. Okay? Every Monday to Saturday, nagpa-plan po kami ng mga beneficiaries. Okay? Nag-scout kami ng mga taong pwede namin tulungan. And pag meron na po, and meron na rin budget, okay, pinupuntahan po namin din sila Monday to Sunday. Monday to Saturday. Yan po ang schedule namin. Every Sunday naman, consistent po yan, nag-feeding po kami sa lahat ng mga kabataan. Hindi naman sabihin natin sa lahat. Kumbaga sa maraming bata, nag-feeding kami every barangay. Okay? Every week, isang barangay po ang nafe-feeding namin. Nagsimula kami sa San Roque, sa Nasundan sa Baybay, dito sa Pigkale, tapos na rin kami sa Rizal, sa san pa ba? Sa Buunot, dito din sa Dinagaan. And ngayong Sunday, ang next namin is dito sa Piñaranda. Okay? We have 72 barangays po. And every Sunday, nagfe-feeding po kami. So, marami-rami pa din pong barangay ang pupuntahan namin. Ang goal namin is maubos namin yung 72 barangays ng Legazpi City. Okay? Hindi po kami mga politiko, pero andun po kami sa pagtulong. Okay? Napakasarap po sa pakiramdam ang nakakatulong ka ng kapwa. Ayan. So, hindi naman kailangan maging politiko kami para para tumulong. Okay? And speaking of politiko, ayan, sabi ni Yuji sa comment niya kanina, bagong Pilipinas. Ayan. Dahil bagong administrasyon na naman, bagong yung mga bagong set ng
leaders natin. Okay? Anyway, congratulations po sa lahat mga kandidato na nanalo. Okay? Sana po suportahan natin lahat ng projects nila. Suportahan natin yung mga newly elected na politiko. Okay? And sana gabayan kayo ng Diyos and bigyan kayo ng wisdom na gawin yung tama at nararapat para sa bansa. Okay? And sa atin naman na mamamayang Pilipino, iwasan na po natin yung maging pasaway. Okay? Lahat naman tayo merong sinasabi na manok. Okay? Or meron tayong kandidato na pinupush. Okay? May mga sinusuportahan tayo. May mga kanya-kanya tayong sinusuportahan na politiko. Ngayon, kung hindi man nanalo yung politiko na sinusuportahan natin, suportahan na lang natin kung sino yung nanalo. Besides, wala naman tayong magagawa kasi ano yan majority yan Okay? Majority yan. Since majority is yung mga nanalo, kahit hindi ninyo yun na sinusuportahan na nanalo, at this time po, since sila na yung newly elected or sila na yung nanalo, suportahan na lang po natin. Huwag na tayong kumontra. Okay? Suportahan na lang po natin sila. Kasi tayo rin lang din naman ang mahihirapan. Pag kumontra kayo, lugi kayo. Kasi instead na tulungan kayo, hindi kayo matutulungan. Kasi kumukontra kayo ng kumukontra. Ba't hindi na lang ninyo tulungan yung mga politikong bagong halal para nang sa ganon, magawa nila ng tama, magawa nila ng mabuti yung kanilang mga trabaho para pagsilbihan ng ating bayan. Okay? And the next election, kung talagang gusto nyong manalo yung mga ano ninyo, mga taong, mga politikong sinusuportahan ninyo, at the next election, suportahan nyo ulit. Mag-run ulit sila. Diba? Sa ngayon, since meron ng newly elected na officers or leaders, dapat irespeto naman natin sila. Kahit gusto natin, irespeto natin sila kasi sila yung hinalal ng mas nakararami. Okay? Huwag na tayo maging pasaway kasi minsan kahit anong galing nung nakaupo sa politiko, kahit anong mga programa ang ginagawa niya para matulungan yung mga mamamayan, yung mamamayan mismo kasi ang nagsisimula ng mga bagay na ikaka-down ng ating bansa. Diba? Masyado kayong nagiging pasaway na kung saan yung mga politiko is hindi na nila malaman kung anong gagawin nilang solusyon para sa inyo. Kasi kayo mismo yung gumagawa ng problema. Kahit sinong napakagaling na politiko or kahit sinong napakagaling na leader ng bansa natin, kung ang gumawa ng mga proyekto o mga solusyon para sa mga nakikitang problema sa bansa natin, kung tayo mismong mga mamamayan ang nagiging cause ng problemang yun, useless yung mga nakaupo. Diba? Kaya, mas mabuti kung silang mga nakaupo dyan, tinutulungan na lang natin sila. Tulungan na lang natin sila na maisagawa yung lahat ng mga proyekto nila. Lahat ng mga solusyon nila sa mga nakikita nating problema. Kasi pag tulong-tulong tayo, makukuha natin yung mga bagay na hinahangad natin. Huwag na tayo maghilahan pababa. Okay? So, ayun lang ang masasabi ko. And of course, congratulations sa lahat ng mga nanalo. Okay? Yung mga ibang nanalo is hindi ko naman nga sinusuportahan, di ba? Pero andun ngayon yung suporta ko sa kanila. It's because sila na yung nakaupo, di ba? And andun pa rin yung respeto ko sa kanila kahit hindi sila yung sinusuportahan kong
politiko. Okay? Andun yung respeto ko sa kanila. And yung support ako as of now, since sila na yung mga newly elected. And congratulations nga din pala sa kabatch namin, si Attorney Butch Lucila, dahil nakapasok siya sa ano. Ayan. Attorney Butch, congratulations. Ayan. And congratulations din sa lahat ng nanalo ngayon. Okay? Sa mga hindi naman nanalo po, ayan, better luck next time. Sana next time na mag-run ulit kayo, eh magkaroon din kayo ng chance na makuha yung position na gusto ninyo or gusto ninyong anuhan, pasukin. Okay? For now, yung mga hindi mananalo, suportahan na lang din po natin yung mga nanalo. Okay? Huwag na natin silang siraan. Okay? Huwag na natin silang kontrahin kasi wala na rin naman na tayong magagawa. Okay? So, ayun. Mas mabuti nang meron tayong peace of mind. Mas mabuti nang mapayapa yung ating bansa. Okay? Magtulungan tayo para iangat ulit ang Pilipinas kasi dapang-dapa na tayo, mga kaugat. Lalo na nagkaroon pa ng pandemic, yung crisis dahil sa gera doon sa ibang bansa. Nagsitaasan yung mga presyo ng bilihin. Nasimulan sa gasolina, sa langis. Nagsunuran na lahat, umakyat na lahat ng bilihin. Kung pati tayo magkakagulo, walang mangyayari sa bansa natin. Kailangan magtulungan na lang tayo. Okay? So, yun lang din naman. So, again, pasupport po ako ng Facebook pages namin, Born TV and Lloyd's Benevolent Journey, as well as yung YouTube channel ko, Lloyd's Benevolent Journey. And of course, sa lahat po ng gustong tumulong sa aming charity projects, lahat ng gustong mag-extend ng welcome na welcome po kayo. Ang aming hotline dito sa Born TV and GCash account at the same time, kung gusto nyo magpadala ng cash donation, is 0907-551-3393. Ayan po. Ayan po ang aming hotline number, as well as yung GCash account number namin. Ayan. Iisa lang po yung number na yan. Pwede po kayo dyan magbigay ng mga donasyon, or pwede rin po kayo magbigay ng inyong mga mensahe, magpaabot ng inyong mensahe, suggestions, mga opinions. Ayan. Yan lang po. And of course, meron din na separate account yung Lloyd's Benevolent Journey. Ang aming contact information is 0950-423-4484. Anytime po, pwede kayong tumawag doon. Ang aming team naman is always there. They will be more than happy to assist you sa kung anong concern na gusto nyong ipaabot. And of course, meron din po kaming separate na GCash account just in case you would want to extend your help as well sa aming YouTube channel. Ayan. So, andun po, lahat ng information po naman is nandun sa about namin. Punta lang po kami sa page ko or sa Facebook page ko or dun sa YouTube channel ko. Andun po sa about. Andun po yung GCash account number namin. May pwede rin po kayong tumawag dun sa number namin sa hotline namin doon para malaman niyo yung bank account number namin or kung ano pa man. Okay? So, anyway, maraming salamat po sa lahat ng sumuporta and sa lahat mga nag-sponsor sa amin. Okay? And maraming salamat po sa pagsama sa journey ng Lloyd's Benevolent Journey at ng buhay at pag-asa ni Kuya Lloyd. Okay? Maraming salamat po. And of course, every afternoon po, samahan niyo ako. Salamat sa pagstay sa lahat ng viewers ko ngayon. Sana po dumami pa kayo and dumami pa tayo. Nang sa ganun eh, mas marami tayong napag-uusapan. Marami tayong natutulungan na kapwa. Ayan. Every Monday to Friday po, 3 to 4pm. Minsan umaabot ako ng 5pm. Okay? Depende sa schedule po namin.
same time po every day, Monday to Friday. Pag Sunday po kasi may feeding kami kaya wala akong andito. And Saturday po, maraming preparation na ginagawa kami dun sa mga charity projects namin. So hanggang Friday lang po tayo. Ayan, sa muli po, ito ang iyong Kuya Lloyd sa Buhay ng Pag-asa. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin today. Ayan, bukas po ulit. Thank you so much. Sama-sama aagapan.